Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ano po ba ang kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin? Ngayon po ay Monday ng ikapitong linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na naliligid ng napakaraming tao at ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nagulat ang mga tao na makita nila si Jesus. Patakbo silang sumalubong at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalo na ninyo ng mga tao?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasaniban ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sasaniban nito, siya'y ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyo mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu ngunit hindi nila mapalayas." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga taong walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. "Kailan pa siya nagkaganyan?" tanong ni Jesus sa ama. "Simula po nung bata pa siya," tugon niya. "Madalas siyang ihagis ng masamang espiritu sa apoy at sa tubig upang patayin. Para na ninyong awa, tulungan po ninyo ako kung may magagawa kayo." "Kung may magagawa ako?" ulit ni Jesus. "Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananalig." Agad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya." Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, "Inuutosan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata kaya't sinabi ng marami, "Patay na siya." Subalit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumindig. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritong iyon? Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay nag-aapila sa atin na lumapit sa Diyos. Dapat tayong sumangguni sa Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat nating maalala ang Diyos. Dapat tayong bumalik sa Kanya. Papaano tayo babalik sa Diyos? Mayroong dalawang mahalagang bagay ang nabanggit sa mabuting balita. Una, lumapit tayo sa Diyos ng buong pananampalataya sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga taong walang pananampalataya, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos. Maniwala sa Kanyang mga salita, umaasa sa Kanya, o ang paglalagay ng ating pag-asa sa Kanya. Sa pagsampalataya sa Diyos, marami tayong magagawa. Malampasan natin ang paghihirap at ang panghihina ng loob. Sa ating pagsampalataya sa Diyos, makagagawa siya ng magaganda at mabubuting mga bagay sa pamamagitan natin at para sa atin. Ang ating pananampalataya ay makakatulong sa ating buksan ang ating sarili sa Diyos, ialay at ihandog ang ating sarili sa Kanya, at hubugin tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, makagagawa tayo ng dakilang mga bagay para sa Kanya." Sa mabuting balita, ang tatay ng batang sinaniban ng masamang espiritu ng pagkapipi ay sumasampalataya kay Jesus. Nananalig din siya sa mga alagad ni Jesus. Ngunit dahil sa kakulangan ng pananampalataya ng kanyang mga alagad, hindi nila napalayas ang masamang espiritu at hindi nila napagaling ang nasabing bata. Kaya ang pananampalataya ay lubhang kailangan. Ito ang kinakailangan upang makakilos sa Jesus at makagagawa ng pagpapagaling sa atin. At sa matatag na pananampalataya,
ay may magagawa din tayo para sa ating sarili at para sa mga taong humihingi ng ating tulong at pagpapagaling. Pangalawa, lumapit tayo sa Diyos sa panalangin. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang ganitong klaseng espiritu ay mapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng ating puso at isip sa Diyos. Ito ang pag-aayon sa ating kalooban sa Kanyang kalooban, ang ating pamamaraan sa Kanyang pamamaraan. Ito ay ang paghahanay ng ating mga hangarin at kilos kung ano ang nais ng Diyos sa atin at kung ano ang nais niyang ating marating. Sa panalangin ay itinataas natin ang ating espiritu sa Diyos. Sa panalangin, gusto nating kontrolin tayo ng Diyos, pagharian at pamunuan sa ating mga iniisip at ginagawa. Hinahayaan natin ng Diyos na gawin tayong kanyang mga instrumento ng kanyang kabutihan, pagpapagaling at ng kanyang awa na mayroong kapangyarihan ang ating pananampalataya sa Diyos. Mayroong kapangyarihan ang ating panalangin na may pagtitiwala sa ating matatag na pananampalataya at sa palagiang panalangin sa Diyos. Tiyak mapalaya natin ang ating sarili mula sa mga kasalanan, mga bisyo at sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya ang pananampalataya at panalangin ay lubhang kailangan natin sa ating buhay. Muli, ano po ba ang kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.